delete confidential funds. Pagdating sa intelligence funds, since these are given to law enforcement and uniformed agencies, titignan na lang po natin yung reasonableness of the amounts. Yung sa PNP, sir, na 806 million, is that reasonable for you, sir? Sa ngayon siguro ile-let go po na yun kasi this is that is the same amount as this year's 806 million. So tingnan na lang natin din yung wala pa kasing audit for this year eh. So malalaman naman natin yun by next year. Sir, but the confidential funds that you're talking about, sir, is kunwari yung sa DepEd. That one ayaw niyong payagan talaga, sir. Pagdating kasi sa DepEd sa na 150, sa OVP na 500, we can say that they are starting a new practice. In what sense na new? Walang confidential fund yung dalawang agencies na yun for this year. So, ibig sabihin nun eh, those agencies have been surviving for how many decades or years na wala namang confidential fund. Naisip na lang na let's start a new practice. Ang sagot na minority, wag na. Do not start a new practice. Seriously, you mentioned you're gonna make a proper motion. Yeah. What motion is that and when? Kasi interpolation pa lang kami ngayon eh. So the next is period of amendments. May ang ginagawa namin dito in writing eh. We do that in writing. So I will move in writing to amend the budget of the OVP, delete the 500 million in confidential funds, and then sa ang dami request eh, in-enumerate ko nga, di ba? Yung sa field post na lang, 400 plus million. Sa senior citizens pension na lang, 25 billion yung kulang eh. Wala. Absorbed na po lahat yun. Sir, yung sa OP, yung sa Office of the President, acceptable na sa inyo na meron silang... Si OP, sa Office of the President, civilian na office yun. Well, I'm entertaining na siguro as a compromise, yung 2.25 billion niya na confidential funds. Hayaan na natin. Pero hindi siya intelligence practitioner eh. User yun of intelligence eh, or of information eh. So yung 2.25 billion niya na intelligence funds, yun ang pwedeng i-let go. Ano sir, makaka-function po ba yung OBP kung hindi siya bibigyan ng 500 million na? Ano? Makaka-function po ba yung OBP kung hindi siya bibigyan ng 500 million? Yung OVP, oh nga, yung OVP nga ngayon, ang budget is around 700 million. So, for 2022, nag-collapse ba ang Office of the Vice President at 700 million? Hindi naman eh. So, tanggalin 2.3 nga siya next year, tanggalin mo yung 500, di 1.8 billion pa rin ang naiwan. So, ano pa ang so sa tingin ko, ang sagot doon eh, klarong-klarong hindi, di ba? It will still, it should be able to survive, di ba? Sir, ano pa yung unacceptable sa inyo na agencies na merong CIF, country or intel funds? Ano pa doon? Ah, marami yun, nakalista. Marami, ayun. So, pagdating doon sa CONFI, kasi civilian agencies yan eh. Kung pwede nga pakiusapan na lang sila na let go nyo na yan, ang daming mas nangangailangan. Eh. So, lahat... Kasi pag tinanungin mo naman eh, para saan yung confidential funds ng civilian agency? Sasabihin nila, to support our law enforcement function din eh. We will surveillance kami, anti-drug something gano'n, like anti-criminality, o mga gano'n. So lahat ng agency na merong confidential funds na hindi naman related sa security, umumove nyo na i-realign. Ilipat na natin dun sa mga budget augmentation requests na mahalaga din naman. Okay, very important. Thank you. Sir, kung hindi pagbibigay yung 150 million na confidential fund, makaka-perform nyo ng mandate nila yung DepEd? Oo, pero sa DepEd kasi pwede nating i-realign sa other expense items ng DepEd. So, for example, classroom. So, kulang na kulang sa classroom. O kung sabi mo, yung existing classroom, kailangan nang i-repair. O siya, ano mas importante? Ano ang mas tugma sa mandato ng Department of Education? Gumastos ka for confidential funds or gumastos ka para ayusin ang classroom? Diba? So, it's teaching. It's about teaching. So, sa classroom po tayo.